para mas matalakay pa natin ang mga magagandang epekto ng Robust Extreme, makakasama po natin ngayong gabi si Dr. Jonathan Rico. Magandang gabi po, Doc, at welcome to Hotspot. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa aming mga nanonood, at sa inyo, ma'am. Magandang gabi sa iyo, Sir Lakay. Doc, welcome back. Happy New Year. Mm-hmm. Happy New Year. Yes, Doc, nako, I'm sure na ilan sa mga kalalakihan ay alam na yung kung ano yung Robust Extreme. Pero para sa mga hindi nakakaalam, Doc, unang katanungan natin, ano nga ba ang Robust Extreme? Ang Robust Extreme po ay isang food supplement na gawa ng ATC Healthcare. At ito po, ina-address nito yung problema tungkol sa hirap sa pagtayo ng ari ng mga kalalakihan. Nako, Doc, I'm sure itong mga kalalakihan natin na gumagamit ngayon ng Robust, ano nga ba yung tamang paggamit nito at ano-ano ba yung mga bukod nga doon sa pag yung mga may problema sa erection, ano-ano pa yung mga magagandang benefits na nakukuha ng mga umiinom nito? Okay. Bago po ako magpatuloy, ang Robust Extreme po, ang laman niya, mayroon siyang mga active ingredients na tinatawag, napakarami na mga all-natural po ito. Isa na po dito yung spiral algae extract, corn extract, medlar extract, hawthorn berry, epidemium extract or horny goat weed extract, ginseng extract, at sistanch salsa extract. Na kung saan, ito ay nakakatulong maliban doon sa erection problems, in-improve nito yung overall circulation ng dugo sa ating katawan, lalong-lalo na doon mismo sa ari na concerned na mayroong problema. And at the same time, nakakapagtulong din to na magpabawas ng stress na isa sa mga main determinant kung bakit nagkakaroon ng erectile dysfunction ang ating mga kalalakihan. Pwede mo pala sabihin sa misis mo, pagkaminom ng Robust Extreme, na-stress ako eh. Yun. Tama po. Pero Doc, unang-una, diba? Tama po. Bakit po ba nagkakaroon ng erectile dysfunction ng mga kalalakihan at anong taon nito nagsisimula para sa mga kalalakihan? Usually expected po natin na magkakaroon ng erectile dysfunction pag umabot na tayo ng mga around 55 pataas. Nako, 60. Bukas na dyan yan, Doc, ha? Kasi magsi-60 na ako eh. Yun lang. Ha? Pero no offense kay Sir Lakay, po. Ngunit, ngayon, pabata ng pabata, nagkakaroon ng erectile dysfunction. Kapag ikaw ay edad 35 pababa, at merong kanitong problemang ganito, kailangan magpa-check up ka na para ma-address kung anong problema. Isa sa mga nasasabi natin na dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong problema ang ating mga kalalakihan ngayon ay ang numero uno is yung psychological portion. At stress ang number one doon. Pangalawa, kapag ikaw ay sobrang pagod sa trabaho. Yun. At syempre, hindi rin natin maiiwasan na meron talagang problema organic ang katawan ng tao, no? Yung pagdaloy ng dugo doon sa ari ng lalaki, may problema dahil may mga barabara doon. Yun ang mga dahilan. So, Doc, kapag kung ikaw, ang isang lalaki, kunwari, ay mayroong erectile dysfunction, ano po ba ang dapat niyang gawin? Okay. Once na manotice na nung ating mga taong concerned, no? Kinakailangan magpa-check up na kaagad para mo-work up. At para din malaman kung ano ba talaga ang nagiging sanhi ng kanyang erectile dysfunction. So aside from physical workup, meron din siyang counseling. Kapag na-workup na siya physically at nakita na wala naman siyang problema sa katawan, kinakounsel na siya, ano ba talaga ang problema mo? Meron ba kayong hindi pagkakaunawa ng iyong partner? Ikaw ba ay laging pagod sa trabaho? Naiinis ka ba sa iyong trabaho? Tinatanong yung lahat. At kapag na-determine na kung ano ang problema, ina-address doon. At syempre, habang ina-address pa ang problemang yon para ma-eliminate yung erectile dysfunction, hindi naman po pwedeng isuspend mo na yung iyong sex life dahil magkakaproblema kayo ng iyong partner further, no? Kaya dahil dito, nagkaroon ng magandang way para maiwasan ito kahit pansamantala man lamang, no? Kaya ginawa nga po ng ATC Healthcare itong Robust Extreme. But ang tanong, Doc, bakit kailangan lang extreme? Yung bang robust na regular hindi na kasi epekto nitong Robust Extreme na yan? Actually, ano po, meron yung extreme na wala doon sa regular na robust? Good question, ano po.
alam naman po natin na very, very effective talagang robust, whether extreme or not yes, extreme. Ngunit may mga ibang mga kalalakihan, depende sa pangangailangan. May mga kalalakihan gusto nila sustained yung kanilang activity. Ano? Ang sa aking mga pasyente na na-advisean ko na mabigyan ito, ang robust, tumatagal ng mga isa-dalawang araw ang effect niya. No? Ang robust extreme naman, 4 na araw? 5. Wow! Opo. Eh baka magreklamo na si Mrs. Yan. Yun po. Ah. Hindi, kung, wag naman miyat maya. No? Eh. Pwede siguro mga once a day or twice a day. Pero kung oras-oras, parang hindi yata. Maaaring magreklamo si Mrs. or maaaring magduda si Mrs. Yeah. Diba? Baka may naman pinagagamit ang pag-iba. Iba. Yun eh. Tama ah. Po. So, Doctor, yung syempre kailangan natin magtrabaho, hindi naman po ba yung nakaka-apekto dahil parang yung urge din natin, kumbaga yung urge ng mo sa sex, eh, nandun pa rin dahil sabi niyo nga po, 5 days. Tama. Hindi ba nagkakaproblema dun sa tagal ng kanyang apekto? Good point po yan, ano? Ang napaganda po kasi sa robust at saka sa robust extreme is sa tawag ng pangangailangan lang siya nag-apekto. Andun siya. Okay. Ayos. Halimbawa, na may sarili kang negosyo, no? Sa iyong office, biglang dumating si Mrs. Sabi niya, honey, gusto ko. No? Pag sinabi niya gusto ko, ready ka na kagad, nandun na. Kahit na ikaw ay nagtatrabaho. Ngunit habang ikaw naman ay nagtatrabaho at busy ka, dahil lang iyong isipan ay nandun sa iyong negosyo or trabaho, hindi naman siguro yun tatayo. Yun. Hindi yung ibig sabihin niya, nakatayo ng araw-araw na sa loob ng 5 nakatayo lang. Araw nakatayo na. Hindi po. Hindi ka naman magpantalon na maigi niya. Oo. Kasi diba? yun yung iniisip ng iba eh, no? Na kapag naririnig nila na 5 days siyang nakataas, eh nakuha na paano ka na. Dahil makikita raw sa pantalon. Yun yung usual na mga kumbaga. Nakakatawa siya. Pero syempre kailangan ba rin natin i-address yung mga ganong katanungan. Yes. Hindi po ba? Pero Doc, at yun nga po, kahit sinong kalalakihan pwedeng gumamit, pati na rin po ba sa may mga erectile dysfunction, eh kahit papano, eh nagagamot niya? Kahit papano po, eh nakakapagbigay siya ng augmentation. Yes. No? Kasi alam naman po natin na pag sinabing ang classification ng robust extreme ay food supplement lamang. Kaya talagang hindi tayo nag-claim na may kalunasan doon. Ngunit lubang nakakatulong siya. Ang robust extreme po, or robust, ay pwedeng gamitin ng mga kalalakihan, edad 18 pataas. Pero Doc, anong raw kayo eh? Tawag dito, partisan daw kayo sa ATC. Bakit wala kayong ginagawa para sa babae naman? Ha? Meron pong ano eh, ha? Meron pong isang sa mga pasyente ko, naging curious sila, no? Mm. Tapos, pinatake niya yung kanyang partner na babae. At sabi nung babae, yung kanyang naobserbahan daw is mas na-augment yung kanyang feeling. Parang mas madali siyang ma-arouse. Aba? We can only... Mga misis! Yes. Makinig kayo, maigi ha? So may effect din pala ito kahit babae ang uminom? According po doon sa aking pasyente na nag-report sa akin. At siguro ang possible explanation lamang dito ay nung kanyang tinake, ang robust at robust extreme ay nag-uumigting yung erection ng kanyang clitoris. Ano? Kasi di ba ang homolog po ng penis or ng ari ng lalaki sa babae ay yung kuntil or yung clitoris. Kapag kung sa nakakapagpa-erect ito sa lalaki, sa ari ng lalaki, malamang yung kuntil po na mag-i-erect din. Nagwawala na. Yes. Baka sa ringtone eh. No, pagka well-engorged ng blood yun, mas madali siyang ma-arouse. Kaya mas maganda yung kanilang, kumbaga eh, sexual balitaktakan. Ayun. So hindi talaga naman kumbaga harmful ito kapag ininom ng kababaihan? So far, wala naman pong complaint. Complaint. Ano? Maliban lang dun sa, Dok, ba't ganun? Talagang iba ang init ng aking katawan. Abay, dapat lamang. Kapag ka, ikaw ay nakikipagtalik, kinakailangan talaga mainit ka. Okay. So, Dok, so far may mga side effects po ba tayo nararamdaman dito? Lalong-lalo na dun sa mga may mga edad, ano? May mga naririnig po ba tayong complain about this? So far, wala pa naman po. Wala pang side effect na kino-complain, ano? Kasi lalo-lalo po sa mga may edad na meron pong
lumapit sa akin, 73 years old. Wow. Tumawag sa telepono muna. Pwede pa. Sabi niya, Doc, gusto kitang makausap ng personal. Mm-hmm. Dahil importante ito sa yes, akin. Yes. Ano po ba? So, winarningan ko lang siya na sinabi ko, tatay, baka po dahil sa nagkaroon kayo ng renewed na kasiglahan, mm-hmm. dahil tinake nyo ang Robust Extreme, eh baka naman po, todo-todohin nyo na. Yes. Medyo wow. alalay lang din. Mm-hmm. Alalay lang. Alalay lang. Mm-hmm. Lalong-lalo na dun sa mga talagang may edad, ano? Mm-hmm. At tulad na nga sabi ni Sir Lakay, eh, mag-60 na siya. Yes. At yung tanong niya kanina, actually, off-cam, kung pwede pa ba siyang gumamit ng Robust Extreme? Mm-hmm. Pwede pa, Dok? Pwede po. Pwede, pwede. Mm-hmm. Pero, Dok, ano po ba yung mga... mga guidelines bago natin ito inumin? Meron bang before meal ba siya or kailangan ba? May oras, tamang oras ba ito sa pag-inom? Okay. Hindi po ito gaya ng ibang mga food supplements at mga vitamins na ating ininom, na ininom natin once a day, two times a day, or three times a day. Ano po? Ang Robust at Robust Extreme ay iniinom po ito 1 to 2 hours before the contemplated sexual activity. Mm-hmm. Yun. Mm-hmm. So, kasi iniintay natin na pag ininom mo, is ma-digest mo na ito at ma-absorb sa ating katawan bago siya mag-take effect. Usually, mm-hmm. it takes around 1 or 2 hours bago po mag-take effect. 2 hours, mm-hmm. ayan. So, kailangan, ano, okay na yung isang capsule sa isang linggo dahil 5 days nga po yes. ang effect niya. So, pwede siyang weekly gamitin, Doc? Hindi ba yung nakakasama sa ating katawan? Wala naman po. Once a week, siguro. Mm-hmm. Pagkaroon, mas next time siguro once a week. No? Yeah. Mm-hmm. At sa doon, so, nagtinanong mo kanina kung anong side effect niyan. Wala side effect yan. Front effect lang yan, front effect. At kung meron lang pong side effect, it is a very, very fortunate side effect. Fortunate no? side effect. Gaya nga nung nasabi, actually lahat po sila, ang sinasabi nila, nag-iinit ang katawan ko. Kakaibang init. Dapat lang po yun na mag-init ang inyong katawan. Yes. At saka itong Robust Extreme, ano, hindi lang to nakakatulong sa pag-boost ng, kumbaga, ng confidence sa mga kalalakihan, kundi pat marirenew yung kumbaga pagsasamahan yes. ninyong mag-asawa dahil yun nga tulad nyo po nang nabanggit nyo po kanina, yung mga busy sa trabaho na palaging yung focus nila ay nasa ibang bagay at napapabayaan na natin masyado si Mrs. gabi-gabi, di ba? So ito, ito, yung mga, ano, ito yung mga ano, sinasabi lang, mga produktong heaven sent. Alam mo yan? Heaven sent. Heaven sent precious dahil sa nung araw yung mga maedad, wala na eh. Pagdating lang, ano, nagkukwentuhan na lang sa bahay, di ba? Nagmamadyo o nagiinom-inom. Pero nung lumabas ng mga ganitong produkto, aba, nagkaroon ng panibagong buhay, mga matatanda. Di ba? Himala. Ano ba? Himala. Miraculo. Milagro, di ba? Pasalamat tayo at inabutan natin itong mga itong produkto. Pasalamat kami nga pala. Dok, pasalamat tayo. Salamat inabutan po. Natin itong mga itong produkto. Yes. Ako, Dok, question lang din po. Ano ba yung, kumbaga, edge ng Robust? Kasi ang dami na rin mga produktong pampagana na lumalabas ngayon sa merkado. No? Ano po ba yung, kumbaga, edge ng Robust Extreme sa mga ibang produkto na gaya nito? Opo. Ang isa sa mga advantage na po, una, siya ay all natural. No? Hindi kagaya ng leading brand na kapag ikaw ay merong sakit sa puso, at ikaw ay nagiinom ng mga nitrates, bawal na bawal po yun. Dahil pag tinake mo yun, maaaring kamatay mo. Ito po hindi ganun. Okay. So, kinakailangan lang, iset mo lang talaga yung physical limits mo, mm-hmm. even before nagkaroon ka pa ng erectile dysfunction. Mm-hmm. Kasi masyado kang ma-excite dahil meron kang parang renewed power, kumbaga, kaya akala mo, wala nang katapusan ang iyong lakas. Yes. Kaya medyo iset mo lang ang limit. Mm-hmm. Yun po ang kaibahan niya. And at the same time, talagang effective na effective po siya. So, Dok, doon naman po sa high blood at... delikado rin yan. Pag ano? Delikado po ba siyang i-take? Okay. Siguruhin lang po natin na kung meron kayong alta presyon, mm-hmm. ay controlled na po ito. No? Mm-hmm. Kinakailangan, kung meron kayong high blood pressure, ay umiinom lang kayo ng maintenance at na-maintain na ito. Kasi alam naman po natin na sexual activity almost always excites. Yes, yes, yes. And when you have excitement, tumataas po ang blood pressure. Mm-hmm. Ngunit kung iyan naman ay kontrolado ng iyong mga maintenance medication, wala pong nakikitang problema doon. Mm-hmm. And in the first place, karamihan sa mga maintenance ng high blood, nakakapagpababa ng ari. Kaya makaka-counteract niya yung action. Lalo-lalo na yung mga beta blockers po. No? Kaya kung kayo po nagtitake ng beta blockers at napansin nyo, na hirap nang tumaas ang inyong mga ari. Wala na. Yan. Robust. Wala nang flag racing. Mm-hmm. Robust. Eh, may diabetes. Dok,
Okay, pwede ba yan? Robust extreme? Yes po. Isa pa po yan, ano? Kapag ka ikaw may diabetes, usually may problema, may erectile problems ka rin. At bukod siguro kung alam mo na at natitake mo na ang Bittergo na gawa din ATC Healthcare, ay mas maganda na kapag kailangan mo na tumayo ang ari mo na maganda, mag-robust extreme na rin. Robust extreme. Wala pong problema at hindi po nakaka-apekto sa blood sugar levels. Yung diabetes. Sinasabi ni Doc na leading brand, hindi ko nababagatin pero ano, ganito yun eh. Letter V yun eh. Ang dami nang namatay doon sa totoo lang. Talaga? Ang dami namatay doon sa sa leading brand na yun. Alam niyo lang ibig sabihin. Letter dahil, V. Yes, itong na imported. Ito kasing robust extreme ano, Doc, talagang nilaanan nito ng proper research. Talagang meron kayong nilaan na oras para dito para talaga namang safe na safe itong inumin ng mga kababayan natin. Lalo na dun sa mga edad, ano? Gaya po ng akin nabanggit, yung mga natural, all natural ingredients. Actually, meron na po siyang established na mga studies na kagaya yung ginseng extract. Talagang established na po yan. Actually, meron siyang therapeutic claim. No, yung ginseng. Yung epidemic extract, ganun din po. Yung hawthorn berry, alam natin, nag-improve ng circulation. Yes. Ano? So what we did was, what ATC did was, pinagsama-sama mga magagandang ingredients na ito na may mga individual studies na to come up with robust extreme. And then eventually, nag-usap po kami ng ATC, we might do our own clinical study na mismo robust extreme ang involved. At pag ito po ay na-publish na, ito po ay magiging gamot na. Pag naging gamot na, alam naman po natin, yes, no, medyo nagmamahal na siya. Kaya ngayon po na alam nating effective na, hindi pa siya mahal sa halagang 125 pesos per capsule. Let's take advantage of the time now. Doc. Nako, pero bago tayo magtapos, Doc, ano ba yung pagkakaiba ng Robust Extreme doon sa Robust Energy Capsule? Yeah. Doon sa bago nilang produkto naman. Okay. Baka po magkaroon ng confusion. Mm-hmm. Yung Robust Energy Capsule po, ay iniinom po yan kapag halimbawa meron kang extra physical activity na gagawin. Halimbawa may fun run po, no? Kinabukasan. Iniinom mo yan kaysa uminom ka ng mga yung mga energy drink na alam natin na high in caffeine na hindi rin masyadong maganda kapag ka naging habitual yon. Yes. So in place of that energy drink, maganda pong mag-inom na po ng robust energy, capsule, no? So doon baka po malito kayo. Baka po kinabukasan may fun run ang mainom nyo robust extreme, robust hindi po, wag po yon. So hindi sila Doc pwedeng pagsabayin sa isang inuman lang. Actually po, pwede yun. Pwede. Naku, pwede, baka pwede sobrang energetic na natin yan. Ano? Ang kwan lang po niyan, di ba? Kasi pagka robust extreme lang ang tinake mo, pag abot mo sa rurok ng tagumpay, di ba magpapahinga ma'am yun, no? Medyo makakatulog kayo ng konti. Mapapagod ka. Kaya lang, pag uminom po kayo ng robust energy capsule, baka po hindi kayo makakatulog. Kung gusto niyo, isa pa. Pero pwede rin po, no? Kung gusto niyo talaga mag-marathon, sexual marathon, pwedeng pagsabayin pwede po. Pwede siyang pagsabayin. Ayun. Pwede yun, kung limbawa, para sa long distance, drive, di ba, Doc? Pwede yung robust energy drink. Uwi halimbawa na Tugigaraw kagayan, long drive. Pagkatapos sa pupuntahan mo sa Tugigaraw, yung misis mo. Gusto. Eh di, sigurado mo yan. Meron ka ng robust energy drink. Capsule. At meron pang robust extreme. Kasi siya magmamadali, di ba? Capsule yun, partner, hindi siya drink. Capsule siya. Kasi nga, yung medyo delikado, pagka inom tayo ng inom ng energy drink, so ginawa na siya ng ATC na capsule, which is very safety para sa ating mga... Yun mo, Senator Manny Pacquiao, yung laban, di ba? Oh, yeah. Robust energy capsule. Energy capsule. Ayan, Doc. Nako, siguro, ayan na, na-inform na natin ang ating mga kababayan sa magagandang epekto ng Robust Extreme. At syempre, yung pinagkaiba ng Robust Energy Capsule at Robust Extreme. So, Doc, ngayon naman po, para sa mga kalalakihan dyan at ang pamilya na nanlalamig na ang samahan sa kanilang mga partner, nako, may solusyon na po dyan ng ATC Healthcare. Yan po ang Robust Extreme. Kaya, Doc, nako, payuhan po natin ang mga ibang kalalakihan dyan na hindi pa gumagamit ng Robust Extreme. Sa ating po mga kalalakihan na meron pong problema, no, sa inyong pagtayo ng inyong mga ari at yan po ay tinatawag nating erectile dysfunction, alam po natin na kaakibat niyan
ay nagkakaroon ng panlalamig sa inyong relationship, sa inyong mga partners, ano? Kung hindi pa po kayo nakakatry ng Robust Extreme, pwede nyo na pong umpisahan ngayon. At ginagarantisado ko po sa inyo na magkakaroon ng improvement ang inyong sexual function, mag-i-increase ang inyong sexual libido, at pag kayo'y nagtalik ng inyong partner, magiging maganda ang quality ng inyong pagtatalik, mag-i-improve ang inyong pagsasama. Ayun. Thank you. So, happy new year sa inyo lahat. Ang wish namin ay maligayang isang taon na pag-inom ng Robust Extreme. Maraming salamat po, Doc. Salamat. Punta kayo dito sa hotspot. Salamat. Thank you, Doc. Salamat. Sweet life? Pangalagaan ito. Dapat less rice for exercise. Konting bawas sa desserts. At less bisyo. At para balance sa sweet life mo, minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na makakatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Ang Bitter Go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, at samahan mo pa ng garlic. O diba? Kaya for only $7.50 per capsule, go na go with Bitter Go. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Bitter Go ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga uri ng sakit. In the showbiz industry, there are two rules. One, stand out, pakita mong magaling ka, and deserving ka sa industriya. And the second one, fat out. Kailangan mong i-maintain ng slim and healthy body dahil lang too much fat, bad for the health. Kaya naman ang secret ko to stand out, aside from proper diet and exercise, fat out. Fat out has sweep and shred formula that contains psyllium husk and green tea extract. I stand out. Stand out with fat out. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fat out hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit. Iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto, Robust Energy Capsule. Ang stress, talo yan. Ang pagod, knockout yan. Robust Energy Capsule ay may Erebus formula na mula sa Tobit, Ginseng, Sodium Ascorbate, Vitamin B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang dawat. Tiwala ako dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ating trusted life ally. Ilabas ang lakas! Robust Energy Capsule. Subukan mo! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggap sa mga uri ng sakit. Miracle Advisory! Bagong taon, bagong good news! Bumaba ang overall electricity rates ng 27 centavos per kilowatt hour dulot ng pagbaba ng generation charge. Ngunit maaaring magkaroon ng pagtaas sa mga darating na buwan dahil sa maintenance shutdown ng Malampaya Gas Facility. Tulad ng naibalita ng DOE, para hindi tayo kulangin ng supply, kailangan lumipat yung ibang planta from natural gas to liquid fuel na mas mahal. Pero huwag po tayong mag-alala. Patuloy na nakikipagtulungan ng Meralco sa DOE, ERC at energy industry para maibsan ito. Buti na lang, Joe, may good news tayo na makakatulong sa pagbabudget. Parami ng parami ang nakikinabang sa kuryente load, ang prepaid electricity service ng Meralco. Save an average of 20%. Yung natipid ko, pinandagdag ko ang pambili ng bagong appliances. Ang kuryente load ay available na sa mga area na ito. Para mag-apply, tumawag dito o pumunta sa pinakamalapit na Meralco Business Center. Meralco Advisory!